Hi guys, welcome dito sa aking channel. This reading is for collective, for anyone who can resonate in this reading. This is a love reading for collective. Let's get your energy. Kung ano yung energy mo at this time. Energy. So we have here the star and the sun, and this card. Kahit hindi mo na feel yung care, affection from your person, I still hopeful ka na in the future or maybe soon or at the right time ay magiging successful yung connection nyo, no? Na magtagumpay yung relationship nyo, or kung wala ng relationship ay umaasa ka dito sa person na to. You are still hopeful sa connection mo with this person. At naniniwala ka dito guys na magtatagumpay to. And yes, we have here the sun. And the three of pentacles. So, mukhang magkaroon kayo ng communication ng person mo dito. Magkaroon kayo ng pag-aayos. Magkaroon ng clarity. Pag-uusap sa inyong dalawa. Kumbaga, tamang pag-uusap to make your connection successful connection, no? Na it will lead sa kung ano yung gusto mo na mangyari sa inyong connection na dalawa. So, it depends sa pag-uusap yung dalawa dito. And we have here the Six of Wands. Victory. So, kung gusto mong mag-come forward sa person mo, o yun, makipag-ayos, or magtagumpay yung inyong connection. Yes, magtatagumpay to. You will attain success and victory, no? And maaari guys na merong mga taong maiinggit dito or naiinggit or naiinis, parang nai-irritate sa connection yun ng person mo. Lalo na pagka you will be together, no? May mga taong maiinggit dito eh. Maring sa'yo, sa side mo, no? Sa'yo, maiinggit sila na you are happy and you will be living with your person. You will be happy with your person. Or sa side ng person mo, no? Na baka yung person mo ay ayaw ng mga tao na yon, at tingin nila hindi deserve ng person mo yung maging masaya at yung ma-enjoy yung life with you, no? Parang naiinggit sila sa relationship nyo ng person mo dito. May ganyan kasi mga tao, mga bitter, na pag nakita nila na masaya yung ibang tao, lalo na kung may gusto sa isa, no? Ay bitter sila. Gusto nilang paghiwalayin or gusto nilang malungkot yung buhay ng iba katulad ng sa kanila. Toxic. They're toxic. Toxic people yan. Yan yung mga taong walang nangyayari sa buhay nila, no? More on negativities. Nakaano sila eh. Nasa side sila ng negativities and they're toxic in the environment. Yung isip nila is toxic, negative. That's why yung nangyayari sa buhay nila ay paulit-ulit na cycle. Full of toxicities. Full of negativities. Full of bitterness. Invade sa ibang tao. Let's see. Ganon din sa tagumpay ng iba. Because this is a victory. To be with your person and success also. And it means also na
magtatagumpay ka din, no, sa mga goals mo and ma-achieve mo yung success, kung ano may yung mga pinapangarap mo, lalo na kung connected yun sa person mo. If you want a happy life, or magkaayos kayo ng person mo, magkabalikan kayo, or mag, kung hindi man kayo nagkahiwalay, ay continuous na mag-grow yung relationship nyo, it will happen. It will be successful. It will be a victorious connection with your person. Let's see kung ano yung feelings ng person mo towards you. Yung person mo, guys, I still sobrang mahal ka nito, no? Kahit na siguro ay nakikita mo na para siyang nagmamatigas or para siyang fool or para siyang yung ano ba, stubborn, yung energy, parang ganon, na para ma-pride, ma-ego, no? Pero itong person na to, mahal ka nito eh. This person, kung hindi mo alam lang, no? Yung kung hindi mo na ramdaman or hindi mo nafi-feel or hindi mo na naiisip na yung person na to ay nagiging emotional sa iyo. Baka hindi sa harapan mo nagiging emotional, but itong person na to ay talaga nagiging emotional sa'yo. And we have here the Star card. Kung hopeful ka sa connection nyo ng person mo, yung person mo ay hopeful din sa connection nyo. Kasi, full of love for you, yung person mo. No, mahal ka ng person mo. Emotional yung person mo dito sa'yo. Ikaw naman ay positive and vibrant yung energy mo dito. Hopeful and positive to have a beautiful future and successful future with your person, no? Na magtatagumpay, na magkakaroon ng victory sa inyong connection. Na you will be together. You want communication, kumbaga tamang pakipag-usap, no? Pag-aayos yun ng person mo. And your person is willing kasi maaring yung person mo ay may pagka shallow yung emotions niya sa panlabas, pero deep inside baka hindi niya lang pinapakita sa'yo, hindi niya pinapaalam sa'yo na umiiyak siya or nagiging emotional siya, no? Sabihin na natin nagiging emotional pagdating sa'yo. And umaasa to sa'yo, guys. Umaasa itong magkaayos kayo. Kung past person mo ito, magkabalikan kayo. O kung new person mo man ito, ay hopeful siya sa connection nyo. And emotional siya sa'yo. Let's see kung past person or new person to. Past person ba to or new person? Maaring past person to, guys. This person is a past person na still passionate and attracted pa rin sa'yo, guys. Malalaman mo to, guys, kasi soon this person will message you. No, magme-message to sa'yo, makaka-receive ka ng message sa person na to kung makaresonate ka sa reading nito, because this is a general reading po, kaya hindi po lahat ay makaka-resonate sa reading nito. Ilan lamang po yung makaka-resonate dito. Ito yung person mo in the past or maaring recently lang, no? Na naging hot and cold sa'yo. Siya yung person na gusto ng excitement or gusto ng madaliin yung lahat, no? Itong person na to ay impatient and aggressive, pero attractive and good looking. Magaling manamit to, yung person na to. Yun yung energy niya.
And this person is defensive. Still on guard. Guarded siya sa feelings niya. Pero this person is still hopeful. Kaya magme-message to. May message ka matanggap sa person na to. Kasi hindi niya mapigilan yung attraction, yung emotion, no, yung passion niya towards you, sa iyo. Kaya magme-message to kasi walang kung ikaw mahaba yung pasensya mo or mapasensya ka, kung mga patient ka na tao. Itong person mo is opposite. Opposite kayong dalawa. Itong person na to ay hindi makaantay to, no? Gusto niya yung agad-agad, no? Baka dati minamadali ka nito, no? Kung ano man. At parang madali siya magalit, no? Ganun yung energy nito. Let's see yung feelings mo towards this person. Your feelings towards this person. Ay! Wow! Guys! Ang ganda. We have here the Lover's card and the Ten of Pentacles. Ay, gusto talaga ng person mo dito na makasama ka, guys. Feelings niya is to be intimate with you. No? Na ma-feel nyo yung isa't isa talaga, no? Na kasi passionate yung tao to. Maring madaming nagkakagusto dyan, no? Madaming na-attract ng mga tao yan. Attractive. Smart. Pero may pagka-aggressive, no? Mainitin o mainipin. Yan yung energy ng person mo. Hindi mahaba yung pasensya niya. Gusto ng person na to na makasama ka na, guys. To have a happy and prosperous life with you, no? Na mapangasawa ka niya. Gusto niya ng ano dito eh, intimacy ng person mo. So, ay yung person mo ay kumbaga advanced na yung isip niya. Yun nga, gusto niya yung now na. Yung ganun siya. This person is not willing to wait. Gusto nito yung action agad eh. Yung person mo na to eh, no? Kasi gusto ka nga niya makasama na to be intimate with you, to be to feel your love at ma-feel mo yung love niya kung gaano siya ka passionate, kung gaano kanya kamahal, no? Gusto niya iparamdam sa'yo yun on the physical level and on the emotional level and on the soul level. Parang ganun ba, no? Ayun, gusto niya ng happy, prosperous, abundant life with you. Ayun, gusto niya, in short, mapangasawa ka, no? Na mayaman yung buhay niyo. Yun yung vision nitong person na to. Hindi lang basta happy and contented. Gusto ng person na to yung wealthy life din para sa inyo dalawa at sa family niyo, sa magiging anak niyo, no? Kasi practical din pala tong person na to. Practical mag-isip. Kasi kung hindi practical yan, ay happy life lang with you, no? Kahit simpleng buhay. Siya gusto niya yung masaganang buhay para sa family niya. Sa mabuo niyong family. Action-oriented tong person na to. Goal-driven. So, possible outcome for the both of you. Ito naman. Possible outcome for the both of you. Let's see. Guys, lumabas na naman yung Ten of Pentacles. Mawawala na yung pinagdadaanan nyo na pareho kayong na-left out in the cold. Maring pareho kayong naglayuan or pareho kayong nasaktan, no? Emotionally or nahirapan emotionally, mapapalitan na yun eh ng joy, happiness and yung pagka-miss nyo sa isa't isa ay mapunuan nyo yun, no? Pag nagkasama na kayo,
possible outcome is marriage, bubuo kayo ng family nyo, maaaring magkaroon pa kayo ng mga pets, no? Kasi may aso ka dito, guys. Magkaroon kayo ng anak. You will build your own mansion or house, no? Na malaki, no? Your own villa, no? Kung talagang may pagka-social-social ka din, villa. Or, ang tawag dito? Mga mansion, no? Parang ganon. Kahit sino naman gusto ng mansion na bahay, di ba? Pag may pampagawa, di paggawa, di ba? Kasi maganda naman pag maluwag. And you will live a prosperous life with this person. Kasi itong person na to, practical, materialistic, ambitious. Maring ganun ka din, guys, kasi napaka-positive mo din eh. And mukhang ano, guys eh, mukhang supported kayo ng universe, yung inyong connection dito. Mukhang isa-shower kayo ng blessings pag nagkasama na kayo ng person na to. Kasi, dalawang 10 of pentacles, ito yung pinaka, ano eh, kumbaga, yan yung pinaka mataas na wealth status, parang ganun. Maraming pera kayo ma-accumulate dito. Kumbaga, i-bless kayo, i-shower kayo ng kasaganaan, abundance talaga, no? Ng pera, wealth, assets, ayan o, kumpleto. Wala ka nang hanapin pa. Magkaanak kayo, no? Masaganang buhay nyo. Pareho siguro kayong masipa, guys, no? Pareho kayong ambitious, pareho kayong practical, pareho kayong grounded, and madiskarte sa buhay. Kaya ayan, lumabas na lang yung 10 of pentacles dito. Dalawa pa. So, ayun lamang for this reading right now. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please to subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button. Nang sa ganun ma-notified kayo sa mas sunod na videos na upload ko. At pati-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nag-resonate sa reading nito.